18 ng Pebrero, Martes, ng ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka at pinagsabihan sila ni Jesus. Mag-ingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at sa lebadura ni Herodes. At sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "Oo nga, ano, wala tayong dalang tinapay." Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan ang tinapay na wala sa inyo? Hindi pa ba ninyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong pag-iisip? May mata kayong di nakakakita at may tengang di nakakarinig. Hindi na ba ninyo naaalala nang pinira piraso ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang basket na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon?" At sumagot sila, 12. "At nang may 7 tinapay para sa 4,000, ilang bayong na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon?" At sumagot sila, 7. At sinabi ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Sa pagpaparami ng tinapay at isda na 2 ulit nangyari, tumulong ang mga apostol sa pamamahagi ng tinapay at isda. May mata kayong di nakakakita at may tengang di nakakarinig. Tanong ni Jesus sa kanyang mga apostol na ang pag-alala ay nakatuon sa karaniwang tinapay, samantalang ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang isang tinapay na nagpapakain at nagtitipon sa lahat ng tao. Binabalaan sila ni Jesus laban sa lebadura ng mga Pariseo, pagkukunwari, maling aral at kakitiran ng pangunawa. Binabalaan din niya ang mga apostol laban sa lebadura ng mga kakampi ni Herodes na walang iba kundi pagkagutom sa kapangyarihan, makasariling ambisyon, at kawalan ng katarungan para sa iba. Itong 2 uri ng mapanganib na lebadura ay walang puwang sa isang tinapay ni Jesucristo. Pagsasagawa, huwag namang sabihin ng natutukso, "Tinutukso ako ng Diyos." Hindi nga matutukso ang Diyos ng sino mang masama at hindi siya nanunukso sa kanino man.